So, so ngayon guys, lugaw muna tayo. So malapit na tayo sa destination natin. Lugaw. Pupunta naman tayo ngayon sa Coto Mine sa Masinloc, Zambales. Tara, samahan nyo kami! Ayan guys, so galing dito sa Subic, 3 hours pa po yung biyahe natin papunta sa Masinloc, Coto Mine. So tara guys, samahan nyo kami! Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness. The anxious and panic. The infinite vastness of all that is blackness. Guys, so nandito na kami ngayon sa Masinloc. Papunta na kaming Municipal Hall. Ang nakita kasi namin online na kailangan daw kumuha muna ng mga requirements or may babayaran ka muna sa munisipyo or di kaya tourism office before ka makapunta sa Coto Mine. So ngayon, tatanong kami dito. Right now, nandito kami sa Masinloc Municipal Hall. Pero hindi daw dito nag-aano sila. Bale, pupunta pa kami ng tourism office sa bayan. So, 4 minutes away na lang siya. Ayan. Tara, makapunta na tayong... Ano nga yun? Ano nga yung pupuntahan natin? Go to mine. Ayun. Go to mine. Go to mine. Go to mine. So now, papunta kami ng tourism office para kumuha ng requirements or di kaya magbayad ng environmental fee para makapasok tayo or makapunta na tayo ng Coto Mine. Kasi hindi ka papasukin guys kapag hindi ka kukuha nun or hindi ka magbabayad nun. And parang dito ka na rin magbabayad nung entrance fee mo doon, ganun. Lahat na parang dito mo babayaran. Sarado kasi yung office doon sa munisipyo kasi Sunday ngayon. Kaya dito kami pinapunta malapit sa may palengke, sa may baywalk dito sa kanila. Nandito yung mismong office ng tourism. So, dito kami kukuha and dito muna kami magbabayad. So, yan guys. Dito na kami. So, ang babayaran namin is 60 for environmental fee and 100 for overnight. So nakakuha na tayo sa tourism office ng ano natin. Bale, ito lang daw yung papakita papunta ng Coto Mine. So ayan siya, 60 pesos lang yung environmental fee nila, then 100 para sa overnight. Tapos ayan siya.
So, para lang may permit tayo to enter doon. Let's go! So, guys. So, ito yung dadaanan namin. Ayan, papunta doon sa Coto Mine, Rap Road. So, nagpapaano muna ng hangin sa gulong. Ayan. Nagbawas, magbawas tayo ng hangin sa gulong. Gawa ng gulong natin matigas. Eh, sobrang rough road. Pagdating pa doon sa taas, may malalaki talagang bato. Mas lalong madulas siya. Kaya babawasan natin. Ayan mga kasama natin. Nagbabawas din ng hangin sa gulong. Punta din sila doon, guys. Ayan, guys. As you can see, isa't kalahating oras pa yung biyahe natin papunta doon. And medyo matagal-tagal pa ng konti kasi rough road po yung dadaanan natin. Ayan na ang dadaanan natin. So, may konti kaming dinaanan na straight na kalsada. Kasi yung kalsada pala papuntang Coto Mine is ginagawa na siya. So, dati lahat talaga to rough road. Pero mayroon ditong mga madadaanan tayo na iba na may ginagawang kalsada. Kasi ang goal nila na this year, 2024, is magawa na yung kalsada. Straight na siya, papunta doon. So, after nitong straight na kalsada na to, may dadaanan naman tayong rough road na naman doon. So, ayan guys, samahan nyo kami. Ano, after ng straight na kalsada, balik na tayo sa bato. Yan, 2 hours kang babiyahe na ganyan po yung dadaanan mo. Mga napunta dito. Kapag kotse, goods na goods lang. Yan o. Aanan namin papunta doon. Namin yung mga kasama namin. Ayan. Nagahalo-halo pa. Si Kamonggi. Nagpahinga pa sila. Tada! Ano muna kami? Tumambay muna kami saglit. Naabutan namin sila. Nagpapahinga kaya. Ayan. Kalahati na kami, guys. Kalahati. Ang gaganda ng view papunta dun, guys. Like, yan yung pupuntahan natin or part lang ng pupuntahan natin. Kaso, rough road lang talaga. Thank you.
puntahan natin. Oh. Yung papel din po. Guys, if ever napupunta kayo dito, after dun sa pinaka huling gate kanina, yung dinaanan natin, dahan-dahan lang po. Kasi itong daan na to, may malalaking bato talaga siya na yung isa sa mga kasama namin ay medyo na-disgrasya. So, dahan-dahan lang po talaga. And, ayun, hindi na namin na-videohan. So, ayan guys, malapit na kami sa Cotomine. Madulas pa dyan? Ah, pero pwede ako dito. Hindi ba ito madulas? Ibang area. So, kami, dito kami banda. Doon kami banda nag-tent. Ito yung ibang area. Ayan o. Ito ay papuntang kiddie pool. Ito yung kiddie pool nila. Ito, mababaw lang talaga siya, guys. Kiddie ilog. Mababaw lang talaga siya. Ayan o. Like if ano, may mga bata. Dito sila. Kasi mababaw lang siya. Mabato talaga dito. Pero napakalinaw ng tubig. Ayan o. Tapos dito daanan. Papunta naman dun sa kabila. Dun kami nakapark. Ayan yung motor namin o. Ayan. Kita nyo ba yan? Ito. Ayan. Sa amin yan. Nandun nakapark. Ayan siya. Yung kiddie pool. Tapos yun yung motor namin. Ayan o. Tapos, ayan. Dito rin dumadaan yung mga kotse kung gusto nila dalhin dito. Ito yung daanan nila. Tapos, mga batuhan na rin doon. Siya, napakalawak ng lugar, actually. Madami pa po doon banda. Bali, may kwarto na din siya sa loob. Tapos, pwede ka din mag-parking. Ito yung mga parking. So, eto guys, for now, hindi pa pala yan siya pwedeng tirahan sa loob. Like, pwede ka dyan, dun ka lang magtitent sa labas, tapos may parking lang siya sa gilid. Lahat yan, hanggang dun sa dulo. Pero pag naayos na to, dun na magkakabayad. Tapos, dito naman, dito kami tumatawid kanina. Ano, dyan yung patawid, papunta dun sa kabila, dun kami galing. Ayun, dun kami galing kanina. Pati yun, actually pati dun banda, kapag nagtitent ka sa taas or kahit sa baba, wala siyang bayad. So ngayon, paunahan lang talaga. Like, kung saan ka lang mapunta, like, doon ka napunta, edi sa inyo yan. Sa inyo yung buong ano na yan, kung doon kayo napatent, wala siyang bayad. Pero pag na-develop daw nila to, like, baka mga next year, meron na talaga siyang bayad. Pag na-develop na nila, naayos na rin nila. So, ayan siya, guys. Naman yung CR sa area na to. Dito mo lang siya makikita. Tapos malawak pa siya, actually. Ayan o. Mm-hmm. May mga bahay din dun dito.
guys. So, grabe, ang linaw ng tubig. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Good morning. So, kakagising lang namin. Ayan, no? Ate! Morning! Ay, sasama ko to sa vlog yung mga itsura nyo. Morning! Tent namin, guys, diba? Ang gulo sa loob. Ito si Papa, oh. Kala mo talaga. Malamig dito. Malamig nga. Ayan siya sa baba. Malinaw yung tubig ko. Kakagising lang po namin. Ayan o, may mga lumalangoy na kahit ang lamig-lamig. Hey guys, kumakain ako. Ngayon ko lang naisip mag-video. Kasi wala pa pala kami yung video na kumakain. Kung kailan paubos na. Ayan. Kailan paubos na. Saka pa nag-video ang person. Pero yun po, update lang. Kumakain po kami ngayon. And actually, medyo madami din tao dito kasi holiday. Kaya marami din tao. Marami din nag-overnight. Tapos ngayon, marami din lumalangoy. Ganyan. So, yun lang. Actually, ano, ang lamig. Ang lamig niya kanina pagising namin. Ang lamig ng lugar. As for sure, malamig din yung tubig. Malamig talaga yung tubig. Kahit kahapon, malamig din yung tubig. Hindi na kami masyado nakapag-video kasi in-enjoy na namin. Enjoy na namin yung paliligo kahapon. Tapos, dahil sobrang pagod na rin sa biyahe. Kasi, galing dun sa Subic, dun sa Kapati, kung saan kami nag-ano, dun sa resort na yon. Halos 3 to 4 hours pa yung biyahe namin papunta dito. So, di rin naman kami masyado nakatulog dun ng maayos. Kasi mga lasheng ang person. Kaya ayun, napagod yung pagod din yung biyahe papunta dito, tapos nag-enjoy na lang kami and then natulog. So ngayon din mag-enjoy na lang din kami, tapos mamaya pabiyahe na rin kami pauwi. So thank you guys. So nakapag-ayos na kami ngayon. Ayan yung ibang gamit nasa labas, yung ibang gamit. Ito yung inayos. Makala to kanina, pero ayan. And pauwi na kami ngayon, guys. Ayan yung view namin sa labas. Tingnan mo. Diba? Pagising, ganyan yung view namin. Ganda, no? Guys, so paalis na kami ngayon. Ayan, na-setup na namin yung motor. Ito, dito to nilagay. Kasi kapag sa likod siya, mabigat na sa likod, eh pataas yung dadaanan namin mamaya, tas mabato. So, dyan muna siya nilagay. And, trinay naman ni Papa. Kaya naman. So, ayan yung motor. Bag ko. Ayan. Bale, paalis na kami ngayon, guys. Bye-bye! But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss.
Muna tayo kasi kakain. Ayan siya. Chewing.